Noong 2021, ang mga biyahe ng bus papuntang Aklan, Antique, Capiz at Iloilo ay nagmumula lang sa Santa Rosa Integrated Terminal o ang terminal sa tabi ng SM Santa Rosa. Ngayon, meron na rin dito sa Alabang. Shoutout kay Erwin Villamor sa pag-request ng detalye ng biyaheng papuntang Panay Island. Kaya mga kakommute, stay tuned para sa mga detalye ng biyahe ng Gasat Valisno Bus Company papunta sa Panay Island mula dito sa Alabang. Magandang araw sa inyo mga commuters. Ako ulit to, si Renz ng Dito Ang Sakayan Channel, ang channel na nagpa-vlog tungkol sa mga biyahe-biyahe sa mga terminal dito sa Metro Manila. Today is June 2, so galing lang ako ng Star Mall Alabang Terminal. Dito ako ngayon sa may Transpark Alabang Terminal. Transpark pala ang tawag dito kung nasaan yung mga bus papuntang PITX. Kasi may nandito ako ngayon kasi may nakita akong post ng isang bus company sa Facebook. Ang pangalan ay Gasat Valisno Express. Kung saan sinabi nila na may biyahe na sila dito sa may Alabang papuntang Panay Island. So kung dati ang biyahe ay nanggagaling lamang sa SM Santa Rosa ng Alps at Ceres, meron saka sa Cubao. Marami rin kasing nagtatanong dati kung may biyahe na ba sa Alabang. Meron na po. Ang bus company ay yung Gasat Express. Yun yung kulay green, hindi ko lang ma-zoom. So natanong ko yung detalye ng mga biyahe nila. So araw-araw ang biyahe Gasat Express papuntang Panay Island. Ito yung papuntang Aklan, Capiz, Antique, tsaka Iloilo. Ayan, Gasat Express. Ang schedule dito manggagaling sa Alabang ay 3 PM. So yan, may bus talaga sila dito na nanggagaling 3 PM o alas 3 ng hapon saka alas 11 ng gabi manggagaling dito sa Alabang. So sabi ni Kuya na natanungan ko, salamat sa pagbigay ng info sir. Ang 3 PM nilang schedule ay papunta ng Aklan, Antique, tapos dediretso ng Iloilo. Yun namang alas 11 ng gabi nilang schedule, ang daan naman ay Aklan, Capiz, Estancia, tapos Iloilo. Okay? So may sarili silang bus dito, ulitin ko. Ayun, natakpan ni UB Express. Ewan ko kung ano to. Shuttle ata. Pamasahe nila, so natanong ko na yan, may nag-request kasi. Ang pamasahe sa Aklan ay 2,300. Sa Capiz, sa Antique, sa pareho lang 2,500. Tapos ang Iloilo ay 2,700. So yan ay sabi ni Kuya nagbibigay daw ng discount. So yan ay depende sa nasasakyan nilang barko. So nag-iiba-iba yung presyo niyan. Pero ito na kumbaga yung nasabi kong presyo, ito na yung maximum. Natanong ko din kung so dito sa Manila ang terminal nila ay meron din sa Cubao sa likod daw ng 5-star terminal. Kaso di ko pa yung napuntahan. So wala akong mapapakitang video. Meron naman sila doon sa Cubao na alas 10 ng gabi na schedule. Pero dito sa Alabang 3 PM saka 11 PM. Ngayon, ang terminal nila sa may Iloilo ay nasa Tagbacharo. Tapos nagsasakay at nagbababa din sila sa may mismong mga loading zones ng kanya-kanyang mga probinsya. So sabi ni Kuya, hindi naman yun katulad ng ibang probinsya na nagbababa kung saan-saan lang. May mga loading zones daw sa Panay Island kung saan nagsasakay at nagbababa yung mga bus nila. So, nasabi ko na yung pamasahe tsaka terminal. Punta naman tayo sa reservation. So, sabi ni Kuya, sabi ng dispatcher ay pwede daw magpa-reserve via phone. So, ipopost ko na lang dito sa may screen ninyo. Meron sa Alabang yung 0926 141 2446.
Tapos ako baw 0929-352-9109. So ang sistema nila, pwede tayo magpa-reserve mga commuter sa telepono. I-reserve talaga nila yung slot sa atin kahit hindi pa bayad. Tapos ibibigay natin or hihingin nila yung phone number natin. So halimbawa magpapareserve tayo bukas or ako magpapareserve ako bukas, bibigay ko, sasabihin ko yung mga detalye ko plus bibigay ko yung phone number. So yung phone number tatawagan ka nila either today or tomorrow para kumpirma. Tatawagan nila ako either today or tomorrow para kumpirmahin kung tutuloy ba ako sa biyahe. So ganun yung sistema. Tapos saka ka na lang magbabayad pag nandito ka na sa may terminal. Pwede ka rin naman mag-walk-in. Halimbawa, yung katulad ng sabi ko kanina, ang schedule ay 3 p.m. saka 11 p.m. So pwede ka rin naman daw mag-walk-in. Halimbawa, dumating ka dito ng 2:50 ng hapon, pwede ka rin mag-walk-in, wala nang reservation. Syempre makakasakay ka lang kung may slot or kung hindi naman punuan yung bus. So panghuli, requirements. So sa Gasat Express, ang sabi ni Kuya ay ang requirements ay vaccination card saka valid ID. Okay, so syempre pwede ang mga bata. As long as may kasamang adult at vaccinated yung mga adult. Okay, so hindi naman na ganun kahigpit katulad dati na may mga RT-PCR o kaya negative antigen test result. Ngayon, vaccination card na lang tsaka valid ID, karamihan naman na sa atin ay vaccinated. Tsaka pwede na rin ang bata. So again, dito yan sa may Transpark Alabang. So ngayon ay tanghali. So hindi naman ganun karami yung tao. Tsaka syempre hindi pa kasi pabiyahe itong Gasat Express, nakapark pa. At again, ito yung kasama nung yung Gasat Express ay nag sa terminal dito sa may Transpark. Kung di mo to alam, ito yung mga ito yung terminal kung saan naghihintay yung mga bus na papuntang BITS. Hopefully wala naman ako na naiwan na detalye or nakalimutan itanong. So libre naman mag like, comment and subscribe.